Masasabi ng binatang si Ezekiel na perpekto na ang kanyang buhay. Lumaki siyang mayaman at sanay na nakukuha ang kung anuman ang naisin niya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga De Chavez. Kaya naman walang araw na hindi umaalis ang binata sa mansyon. Gimmick doon, gimmick dito. Babae doon, babae dito. Hindi na rin mabilang kung ilang babae na ba ang naikama niya. Masayang-masaya siya sa ganoong routine ng kanyang buhay. Pero nagbago iyon sa isang iglap nang magising siya isang umaga dahil sa tunog ng bell malapit sa kanyang tenga. What the? What's wrong with you, huh? Hindi na nga naituloy pa ni Ezekiel ang ibig basa na niyang sasabihin nang makita niyang ang kanyang Auntie Carol ang nasa kanyang harapan. Dali-dali siyang napaupo sa kama at parang hindi pa rin makapaniwala na kaharap nito ang kapatid ng kanyang ama. Auntie Carol? Sambit niya na animoy hirap na hirap. Yes, ako nga, iho. Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi ka man lang ba magmamano? Taas kilay pa nitong sagot. Taranta namang nagmano ang binata sa kanyang tiyahen. Fix yourself, Ezekiel. Look at you. Amoy na amoy ko pang alak sa hininga mo. Bulyaw sa kanya ng ginang. I'm sorry, auntie. Don't worry, I'll fix myself. Hindi na nga umimik pa ang ginang at umalis na ito sa kanyang silid. Nang maisara ang pinto sa kwarto ng binata ay doon na niya nasapo ang kanyang ulo. Kukurap-kurap ang kanyang mga mata na tinignan kung anong oras na. What the effing hell? 7 AM pa lang? Sambit niya. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Nasa ibang bansa kasi ito ngayon dahil may business conference itong kailangang puntahan sa Amerika. Ezekiel, what's the urgency all about? Ang aga mong napatawag anak, nakakapanibago. Saad pa ng kanyang ama sa kabilang linya. Exactly, Dad. Why is Auntie Carol here? Alam mo ba ang tungkol dito? Oh, nandyan na siya? I thought bukas pa lang ang dating niya. So alam mo nga, Dad, ang tungkol dito? Ilang araw siya dito, Dad? Uuwi ba siya agad? Rinig pa ni Ezekiel ang mahinang hagik-gik ng ama sa kabilang linya bago nagsalita. Yes, son. Ako mismo ang nakiusap sa Auntie Carol mo na umuwi ng Pilipinas. Medyo matagal din siyang mananatili dyan, kaya be good. Kilala mo naman ang Auntie Carol mo, iho. Oh, God! Tanging nasambit ng binata. I'll hang up na, iho. Nasa biyahe pa ako. I'll call you later. Dad! Dad! Pahabol pa sanang saad ni Ezekiel pero namatay na ang kabilang linya. Muli niyang nasapo ang ulo at tinapon ang cellphone sa kama. Noon pa man ay takot na siya sa Auntie Carol niya. Kung ganoon kasi ka-estrikto ang kanyang ama ay triniple nito ng ginang. At ngayong nasa mansyon ang kanyang tiyahin ay mukhang magiging impyerno muli ang buhay ni Ezekiel. Natigil siya sa pag-iisip nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pintuan ng kanyang silid. Sir, pinapasabi po ni Madam na bumaba na daw po kayo. Yes, Manang. In a minute. Sigaw ng binata. Wala nangang nagawa pa si Ezekiel kundi ang ayusin ng sarili at bumaba para sabayan ang kanyang Auntie Carol sa almusal. Pagbaba ay kita pa niyang nagbabasa ito ng newspaper habang hinihintay siya. You're late, iho. Hindi mo dapat pinaghihintay ang pagkain. Ani ng ginang nang mapansin siya nito sabay baba sa binabasang newspaper. I'm sorry, auntie. Maupo ka na dyan at sabayan mo na ako sa pagkain. I'm sorry, auntie, pero hindi po ako kumakain ng agahan. Why? Dahil ba tanghali ka na nagigising? I'm sorry too, may dearest pamangkin, pero hindi na yan uubra sa akin. Kuya Julio requested it, at hindi ako nandito para magbakasyon or what. Nandito ako para i-train ka. Matanda ng daddy mo at nasa tamang edad ka na rin. Ito na ang tamang oras para ikaw ang mamahala sa kumpanya ninyo. Mahabang litanya ng kanyang tiyahin. I know, auntie, pero hindi pa po ako handa. Just give me more time. Pagdadahilan naman ng binata. More time? At kailan ka pa magiging handa, iho? Kapag nag-30 ka na? Dapat ngayon pa lang alam mo ng pasikot-sikot sa negosyo ninyo. Life's not all about happy nights, partying, making out sa iba't ibang babae and having fun. May struggle din, iho.
Lahat ng mga nagsisimula pa lang sa negosyo ay hindi pa handa, pero wala kang choice, kailangan mong maging handa. Sermong muli ng ginang sa kanya. Pero auntie, I'm not saying na kailangan mong baguhin kung ano ang nakasanayan mo, Ezekiel. Pwede ka pa rin mag-party every night, pero kailangan magampanan mo pa rin ang obligasyon mo kinabukasan. If hindi mo kaya ang hectic schedule mo, quit your lousy habit. Do I make myself clear? Napayuko na lamang ang binata at pilit na napatango. And from now on, alas 6 pa lang ay dapat gising ka na. Kailangan mong sanayin ang sarili mo, iho, dahil bukas na bukas ay magsisimula na ang training mo. What? Akala ko ba uuwi na si Dad bukas, auntie? Yup, dahil tapos na ang conference today. Pero hindi ko na muna siya pauuwiin dito until hindi ka natututo. Kuya Julio needs to rest. Buong buhay nga ay ginugol niya sa pagtatrabaho. Nakakalimutan niya na magpahinga. Oras na para mag-take over ka, Ezekiel. Pinal na wika ng ginang. At ng araw ngang iyon ay ang simula ng kalbaryo sa buhay ni Ezekiel. Kinagabihan, matapos makapagbihis, ay dali-dali nang umalis ang binata papunta sa gimikan. Dude, sabihan mo ko kapag alas 10 na, okay? I need to go home early. Saad niya sa mga kaibigan na siyang ikinagulat naman ng mga ito. Oh, that's new to us, pare, ah. What's wrong? Marami pa namang chicks ang parating. Bayad ng lahat ng yun. Hi, kung alam niyo lang, I love to stay longer. Kaya lang, nasa bahay ang kapatid ng dad ko. Wait, you mean nasa mansyon ang biggest trauma ng buhay mo? Natatawang tanong ng isa niyang kaibigan. Exactly. And you know what's worst? Si dad mismo nag-request na i-train ako ni auntie. Kilala niyo naman si auntie. Gusto niya na susunod ang lahat ng utos niya. At bukas na bukas, magsisimula ng training ko. That's why I need to go home early. Paliwanag niya sa mga ito. Pero ang plano ni Ezekiel na umuwi ng alas 10 ay tila napurnada nang dumating na ang mga babaeng binayaran ng isa sa mga kaibigan niya. Nakalimutan niya saglit ang oras at nagpatuloy lang sa kasiyahan. Alas 3 na ng madaling araw nang magising si Ezekiel. At nang mapagtantong nasa motel pa siya kasama ang isang babae ay doon na siya tarantang tumayo. Oh jeez! Sambit niya. Kaagad niyang pinulot ang mga nagkalat niyang damit sa sahig at dali-daling nagbihis. Saan ka pupunta? Tinig ng babaeng nooy nakaupo na rin sa kama. Takip-takip ang kanyang katawan. I'm going home. Ngayon na? Madaling araw pa lang ah. Dinaig mo pang may pamilyang uuwian dahil sa pagmamadali mo dyan, Ezekiel. You don't understand. May trabaho pa ako later kaya kailangang nasa bahay na ako. Dapat sana kagabi pa ako umuwi eh. Bakit? Nagsisisi ka ba sa ginawa natin? Hindi ka ba nag-enjoy? Siyempre, nag-enjoy ako. It's just that I still have some important things to prioritize other than this. I have to go. And before I forgot, here. Paliwanag ni Ezekiel sabay abot sa ilang libong pera sa babae. Thanks for making my night wonderful. Pahabol niya pang wika at dali-dali nang umalis. Halos paliparin na ng binata ang kanyang sasakyan para lang makarating kaagad sa mansyon. At nang makarating na siya ay halos masuntok pa niya ang manibela ng kanyang sasakyan nang hindi siya pinapasok ng gwardiya. Kuya, I really need to get in. May trabaho pa po ako mamaya. Pakiusap niya dito. Pasensya na po talaga sir, pero kabilin-bilinan po ni Madam Carol na wag na po kayong papasukin. Kung gusto niyo po makapasok, ipapaalam ko po muna sa kanya. Pero ayun nga po, kailangan niyo po muna maghintay na magising po si Madam. Paliwanag naman ang gwardiya sa kanya. Agad umigting ang bagang ni Ezekiel ng mga sandaling iyon sa galit na kanyang nararamdaman. Pero dahil wala naman siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya, ay wala na rin siyang nagawa kundi ang maghintay sa loob ng kanyang kotse. Doon na rin siya natulog muli at nagising lang nang marinig niya ang katok ng gwardiya sa bintana ng kanyang sasakyan. Sir, gising na po si Madam. Pwede na daw po kayong pumasok. Tumango naman agad si Ezekiel at pinasok na ang sasakyan sa loob. Pagbaba ay kita niya agad ang kanyang Auntie Carol na umiinom ng tea sa may veranda. Hindi ako masaya sa ginawa mo, Ezekiel. Panimula ng ginang. Kanina pa po ako sa labas, Auntie. Ayaw lang po akong papasukin ng guard. Dahil yan ang bilin ko sa kanya, iho. Anong oras ka na bang nakauwi? Madaling araw?
You should change your habit, iho, kung gusto mong matuwa ako sa'yo. Alam kong ayaw mo ko dito pero wala kang magagawa. Para mabilis ako mawala sa paningin mo, kailangan mo kong pakitaan ng gilas. And now, fix yourself para makalis na tayo papunta sa kumpanya. I don't care kung kulang ang tulog mo. I want you to know na may ibang importanteng bagay na kailangan mong unahin kesa dyan sa temporary happiness mo. Opo, Auntie. Ang tanging tugon ng binata sa ginang. Nang araw na iyon ay nagsimula na nga ang training ni Ezekiel sa kumpanya. At tulad ng inaasahan, nangangapa talaga ang binata. Hindi kasi siya sanay sa mga ganitong gawain, kaya hirap na hirap siya. I am really disappointed in you, Ezekiel. Ibang-iba ka kay Kuya Julio. Noon, mas bata pa siya sa'yo nang simulan niyang palaguin ang negosyo niya. He's more determined than you are. Ini-expect ko nga na mas magaling ka pa sa daddy mo, pero mali ako. Wala ka pa pala sa kalingkingan ni Kuya. Kung hindi lang kita pamangkin, ay hindi ako papayag na i-train ka. Ani ng ginang sa pamangkin. Inis na inis naman si Ezekiel sa ginang ng mga oras na iyon. Pero kahit anong galit pa ang gawin at maramdaman niya, ay wala pa rin siyang magawa kundi ang sundin ito. Araw-araw ay nakakatanggap ng sermon si Ezekiel galing sa kanyang Auntie Carol. Kaya naman nang hindi na siya makatiis, ay tinawagan niya na muli ang kanyang ama. Dad, I'm not happy anymore. Please umuwi ka na. I'm still enjoying my vacation here, son. Bakit? Ano bang problema? Carol told me na sumasakit daw ang ulo niya sa'yo. As expected, Dad. Paano ba naman kasi? Ang dami niyang pinapagawa sa akin na hindi ko naman kaya. Tapos kapag hindi ko magawa ng tama, nagagalit siya. Son, she's there para i-train ka. Isa pa, hindi ka naman niya bibigyan ng task kung alam niyang hindi mo kaya eh. Marahil hindi mo pa kaya ngayon pero I know balang araw makakaya mo rin. I don't think so, Dad. Pinapahirapan niya ako. That's part of your training, Ezekiel. Hindi naman pwedeng madali lang ang lahat. Kailangan mo ring mahirapan. Sige na, instead of ranting over the phone, bakit hindi mo na lang pagtuunan ng pansin ang training mo? Don't worry, tatawagan ko rin si Carol. Pinal nitong wika sabay baba sa linya. Sa huli ay wala pa rin nagawa ang pagsusumbong ng binata sa kanyang ama. Kinagabihan sa mismong hapunan ay doon na binasag ni Carol ang katahimikan. Nagsumbong ka na pala kay Kuya Iho. He called me earlier. Pero alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Ang sabi niya, gawin ko lang daw sa tingin ko'y nararapat na gawin para sa kabubuti mo. And since hindi naging maayos ang performance mo sa kumpanya, nag-isip ako na ibang paraan kung paano ka matututo. Sa sinabi ng tiyahin ay doon na nag-angat ng ulo si Ezekiel. Kinakabahan siya dahil ramdam niya na may masamang pinaplano ang ginang para sa kanya. May kakilalang isa sa mga kasambahay natin na may pwesto sa palengke. At balak kong rentahan ang pwesto niya ng ilang buwan sa dobling halaga para doon ka makapagtrabaho, iho. What? You mean, Auntie, hahayaan mo ko magtrabaho sa palengke? No way! Pagmamatigas ng binata. Alam mong hindi ako tumatanggap ng no as an answer, Ezekiel. Nakapag-desisyon na ako and that's final. Bukas na bukas din ay pupunta ka doon para simulan na ang trabaho mo. Hindi na napigilan pa ni Ezekiel ang galit. Kaya pagkapasok na pagkapasok niya sa kanyang kwarto ay agad niyang nasuntok ang dingding malapit sa may terrace. Hindi niya lubos maisip na aabot sila sa ganoong punto. Na kailangan niya magtrabaho sa palengke para lamang mahawakan niya ng maayos ang kumpanya. Samantalang sa kabilang banda naman ay ang dalagang si Colleen na maagang nagising. Araw-araw ay gumigising siya ng alas 4 para ayusin ang mga isdang ititinda niya sa palengke. Nag-aaral pa sa kolehiyo ang dalaga at kapag bakasyon at bakanteng araw niya siya ang nakatoka sa palengke para makapagpahinga naman ang kanyang ina. Nangingisda ang kanyang ama samantalang ang ina naman niya ay isang tindera sa palengke. At kapag si Colleen ang nakatoka sa palengke ay umi-extra naman ang kanyang ina sa paglalabada. Alas 4 pa lang ay naghahanda na si Colleen para sa kanyang agahan at ang babauni niya para sa tanghalian. O anak, nakapagkape ka na ba? Magkape ka na muna bago ka umalis ha. Saad ng kanyang ina nang magising ito. Opo, Nay. Nay, hindi ko po nakita ang balde na dinala ni tatay. Umuwi po ba siya kagabi? Hindi anak eh. Ngayon pa lang siguro uuwi ang tatay mo.
Masama nga ang pakiramdam nun bago pumalaot kaso naisip niya na malapit na rin ang pasukan kaya kailangan niyang doblehin kumayod. Hayaan niyo po, Nay. Kapag ako nakapagtapos ng kolehiyo at nakapaghanap po agad ng magandang trabaho, hindi na po kayo magtatrabaho ni tatay. Naku, sana nga anak. May awa ang Diyos. Alam naming matalino ka kaya kahit na magkanda utang-utang kami ng tatay mo ay ayos lang. Gagawin namin ang lahat maitaguyod lang ang pangkolehiyo mo. Isang matamis na ngiti naman agad ang pinakawala ni Colleen bago niyakap ang kanyang ina. Nang matapos na siya sa paghahanda ay umalis na rin siya agad, bit-bit ang isdang ititinda niya sa palengke. Suke! Bili na po kayo ng isda! Sariwang-sariwa po kasing fresh ninyo, kaya bumili na po kayo! Sigaw ni Colleen. Boses naman agad ng dalaga ang narinig ni Ezekiel. Nang makarating siya sa pwestong itinuro sa kanya ng kakilala ng isa sa kanilang kasambahay. Hindi maipaliwanag ng binata ang amoy sa loob ng palengke. Nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Alam niyo na siguro ang gagawin, ano sir? Pero ang sabi po ni Madam Carol, ako po magiging boss mo dito. Alam mo na ang gagawin mo. Kailangan mo mag-isip na estratehiya para maibenta mo ang mga isda na yan. Paliwanag sa kanya ng matandang babae. Do I really need to sell all of this? Sarah, huwag mo naman po ako ma-English-English. Tsaka isa na rin po yan sa kailangan mong sanayin na tanggalin kapag nakikipag-usap po kayo sa mga customers po ninyo. Ayaw nila sa mga maarting tindero. Good luck po, sir. Mamaya na ako babalik dito para dalhan kayo ng tanghalian. Saad muli ng matandang babae sabay alis. Naiwan naman ang binata na hindi alam kung ano ang gagawin. Samantalang si Colleen na may agad kinausap si Aling Biring nang makalapit ito sa pwesto niya. Aling Biring, sino po yung pumalit sa pwesto ninyo? Ay nako, amo ng kapatid kong kasambahay. Tinuruan ng leksyon kaya ayan, pinagtrabaho dito. Talaga po? Kawawa naman. Naku Colleen, hindi kawawa yan. Marahil kawawa nga sa paningin ng iba dahil hindi naman siya sanay sa ganyang klaseng trabaho at tagapagmana pa. Pero wala eh, hindi daw marunong makisama at puro gimmick lang ang nalalaman. Iyon ang sumbong sa akin ng kapatid ko, kaya masasabi kong deserve niya lang yan. O siya, aalis na muna ako at maghahanda pa ako ng tanghalian yan. Pilit namang umiti si Colleen at pinasadahan ng tingin ang binata. Dumaan pa ang ilang oras at pansin niyang may lumapit na sa pwesto ni Ezekiel. Bahagya pa siyang natawa dahil nakikipagtawaran pa ang customer sa binata. At ayaw naman itong payagan ni Ezekiel. 20 pesos lang babaratin niyo pa? I'm doing business here kaya kailangan niyo sundin ang presyong nakalagay. Saad pa ng binata. Grabe ka naman, Pogi. Sige, kalahating kilo na lang bibilhin ko. Kalahating kilo? Pinagtimbang niyo ako na eksaktong isang kilo tapos ngayon kalahating kilo na ulit ang bibilhin niyo? Naglulokohan ba tayo dito? Hep, hep! Sige na po ate, isang kilo na po. May tawad ng 20 pesos. Basta dadalasan yung pagbili dito ha. Pagpasensyahan nyo na po itong kasama ko. Baguhan pa kasi eh, kailangan pang masanay at mag-seminar ng husto. Saad naman ni Colleen na siyang ikinabigla ng binata. Kitang-kita pa ni Ezekiel kung paano pinasok ng dalagang isda sa plastic na lalagyan at ibinigay sa babae. Eto na po ate. Thanks for buying. Oh, baka may gusto din po kayo sa mga isda ko ate. Sariwang-sariwa pa po. Wika pa ni Colleen saka bumalik sa pwesto niya. Hindi malaman ni Ezekiel pero hindi siya natuwa sa ginawa ng estrangherang babae. Kaya naman nang umalis na ang customer ay gigil niya itong nilapitan. Why did you do that, huh? Inis na sambit nito sa dalaga. Did what? Takang tanong naman ng dalaga. Nakalimutan mo yata, miss, na pinakilaman mong pagtitinda ko. Hoy, tinulungan lang kita. Dapat ka pa nga magpasalamat sa akin eh. Really? At bakit ko naman gagawin yun, miss? Dahil nakabenta ka. Huwag mo kasing susungitan ng mga customer mo. Dapat friendly ka sa kanila dahil unang-una, kailangan natin sila dahil sila ang bibili ng mga paninda natin. Ika nga nila, the customers are always right. Paliwanag ni Colleen sa kanya. Unbelievable! Right pa rin ba sila kahit binabarat na nila mga tinda? Kulang na lang hingin nila sa atin ng libre mga paninda natin eh. Pangangatwira naman ni Ezekiel dito. Alam mo, naiintindihan ko naman ang point mo eh. Pero kaya nga sila maayos na tumatawad, diba? Tsaka 20 pesos lang naman. May benta pa rin naman tayo eh. Kapag naman tumawad sila na hindi na pwede dahil lugi ka na sa ipinangkapital mo, pwede mo naman silang sagutin na maayos.
hindi kagaya ng pamamaraan mo kanina. Mahabang nitanya ng dalaga. Bakit, miss? Mali ba ako? Hindi naman po, mister. Pero mali lang ang paraan ng pagsagot mo. Kapag ganun kasi walang bibili sa'yo. So what? I don't need them all. Hep, mali ka dyan. Nakikita mo ba makasamahan natin dito? Nandito tayong lahat para kumita ng pera. Pride won't buy us bread. Kaya kahit gaano kahirap magtinda at makipaghalubilo sa iba't ibang tao, kailangan pa rin natin gawin dahil kailangan natin kumita. Iyang mga paninda mo, kapag walang bumili niyan, babaho yan at hindi na maibibenta. Sayang naman ang ginamit mong kapital para dyan kung walang bibili. Sa sinabing iyon ng dalaga ay hindi na muling nagsalita pa si Ezekiel at bumalik na lamang ito sa kanyang pwesto. Aminin man niya o hindi, pero may punto ang dalaga. Huli na niya ng pagtanto na sa puntong iyon ay hindi siya ang amo. Nilagay siya ng Auntie Carol niya doon para matuto at hindi para magmataas. Matatapos na lamang ang araw at hindi na muling nakabenta si Ezekiel, habang ang katabi niya namang pwesto na si Colleen ay paubos na ang paninda. Tila napansin naman agad ng dalaga ang pagtitig niya dito kaya nginitian siya nito. Kaya walang bumibili at lumalapit sa'yo eh dahil nakasimangot ka. Sayang naman ang gwapo mo mukha kung hindi kang ngingiti. Applicable ba talaga yan, miss? Hindi naman, pero effective. Tsaka paminsan-minsan, i-welcome mo rin sila gaya ng ginagawa ko. Nakangiting wika ni Colina. Yeah, alam ko. Pero dinededma ka naman ng iba. Pangangatwiran muli ng binata sa kanya. Alam mo, nasa palengke tayo. Lahat dito sa area natin ay mga isdang tinda. Doon naman sa tapat mga karneng manok at baboy. Sa kabila naman, mga gulay. Ganun talaga, kailangan nilang mamili kung saan nila gustong bumili. Hindi naman din pwedeng ako na lang lagi ang bibenta. Hindi rin pwedeng ikaw lagi. Kailangan nating makabenta lahat. Nga pala, ako si Colleen. Hindi ko na ilalahad ang kamay ko ha at ang may isda eh. Natawa naman si Ezekiel at ito na mismo ang kumuha sa kamay ng dalaga para makamayan niya. Ezekiel. Ezekiel de Chavez. Pakilala niya rin sa kanyang sarili. Simula ng araw na iyon ay si Colleen na ang laging nakakausap ni Ezekiel. Kaya kahit papaano ay hindi na siya masyadong nababagot sa araw-araw na pagpunta niya sa palengke. Nakarating naman kay Carol ang balitang iyon, kaya na makauwi ang binata sa mansyon kinagabihan ay sinalubong niya agad ito ng tanong. How's your day, iho? Okay naman po, auntie. I see. Nasabi sa akin ni Biring na you're improving. I don't know if it's because of the competition inside the market kaya ka eager na makabenta. O dahil ba sa babaeng nagangalang Colleen? Nung marinig ni Ezekiel ang pangalan ng dalaga ay doon niya tinignan ng seryoso ang tiyahin. What about her, auntie? Wala. May isang beses kasi na napadaan ako doon para sana tignan ka pero iba na saksihan ko. Ngumingiti ka na nga eh at marunong ka nang makipag-usap sa mga customers. Ibang-iba sa Ezekiel na nakilala ko noong mga nakaraang linggo. Now tell me, dahil ba to sa competition sa palengke? O dahil inspired ka by that girl? Hindi nakasagot ang binata dahil maski siya ay hindi rin alam kung ano ang isasagot. Maganda si Colleen at hindi niya iyon itatanggi. Kalug din ito at tuwing magkasama sila at nag-uusap ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Ezekiel. Pero base sa katayuan sa buhay ng dalaga at sa forma nito ay hindi iyon ang tipo niya sa isang babae. Ang totoo ay sobrang layo ni Colleen sa mga magagandang dilag na nakasiping na niya. Ngunit ang hindi nga rin maintindihan na siyang labis na nagpapalito sa kanya ay kung bakit kakaibang saya ang dulot ng dalaga sa kanya. Saya na niminsan ay hindi pa niya nararanasan sa iba. Okay, fine. Hindi na kita pipiliting sumagot. But I just want you to know na mas gugustuhin ko pang ang babaeng iyan ang ibigin mo kaysa sa mga babaeng for pastime lang. Alam mo na kung anong ibig ko sabihin, iho. Pinal na wika ni Carol. Hindi na lamang iyon masyadong binigyang pansin ni Ezekiel dahil para sa kanya'y baliwala lang naman ang sinabi ng kanyang Auntie Carol dahil kaibigan niya lang ang dalagang si Colleen. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong naguluhan si Ezekiel dahil nang hindi niya makita si Colleen sa pwesto nito sa palengke ay nakaramdam siya ng pagkamis sa dalaga. Oh sir, nandito na po ang tanghalian ninyo. Wika ni Aling Biring nang dalhan nito muli ng pagkain si Ezekiel sa palengke. Salamat po, Aling Biring. Pwede po bang magtanong? Oo naman sir,
Ano naman po iyon? Itatanong ko lang po sana kung alam niyo po kung nasan si Colina. Dalawang magkasunod na araw po kasi siyang wala dito eh. Pero wala po akong ibang ibig sabihin sa pagtatanong ko ha. Depensa agad nito sa sinabi. Ikaw talaga sir, wala pa naman po akong sinasabi pero may depensa na po kayo agad. Kung sa korte eh, hindi ka pa nga sinasampahan ng kaso pero may nakuha ka ng abogado. Tatawa-tawang usal ng ginanga. Napakamot na lamang sa ulo ang binata sa sinabi ni Aling Biring. Pero sasagutin ko pa rin ang tanong mong iyan sir. Wala si Kulin dalawang araw na dahil nag-aaral pa po iyon sa kolehiyo. Ang nanay niya sanang papalit kapag pasukan na pero nasa ospital din eh. Inatake daw nung isang araw. Po? Sino naman pong nagbabantay sa nanay ni Kulin eh may pasok po siya? Baka ang asawa niya o baka si Kulin din sir. Hindi ko na naitanong pa eh. Labis na nag-alala si Ezekiel sa dalaga. Kaya naman maaga siyang umalis sa palengke kinahapunan para pumunta sa ospital kung saan naroon ang ina ni Colina. Pagdating ng binata doon ay sakto namang paglabas ng dalaga sa silid ng ina nito. Bahagya pang nagulat si Colina makita si Ezekiel. Pansin naman ng binata na mugtong-mugto ang dalawang mata ni Colina kaya doon na siya nakaramdam ng awa para sa dalaga. Colina! Sambit niya. Oh, anong ginagawa mo dito Ezekiel? Paano mo nalaman na nandito ako? Magkasunod na tanong ng dalaga. Pasensya ka na Colin ha kung wala akong pasabi sa pagpunta ko dito. Hindi kasi kita nakita sa palengke dalawang araw na kaya nagtanong na ako kay Aling Biring. Siya nagsabi sa akin na nandito nga daw ang nanay mo. Is she okay? Maayos naman na siya Ezekiel. Pero sabi ng doktor marami pa daw test ang gagawin sa kanya. Siyempre another gastos din yon kaya kailangan ni tatay na umextra muna. Nilalagnat nga yun eh pero umalis pa rin para magtrabaho. Wala na rin akong choice kundi ang magbantay dito. Malungkot na saad ng dalaga. Ibig sabihin ko Lynn, hindi ka pa nakakapasok? Hindi pa Ezekiel. Nga pala, bakit ka nandito? May sadya ka ba sa akin? Wala naman ko Lynn. Nice lang talaga kitang kamustahin. San ka pupunta? Aalis na muna ako saglit. Kakatulog lang kasi ni nanay eh. Susubukan ko manghiram ng pera sa isang suki namin sa palengke. Panggastos lang din dito sa ospital. How much do you need? Tila nakuha naman agad ni Colleen ang ibig sabihin ng binata kaya agaran siyang umiling. Ezekiel, wag na. Ako nang bahalang maghanap ng paraan. Enough na ba ang 10,000? Wag na Ezekiel. Ayoko magkautang sa'yo. Isa pa, kakakilala lang natin. Ayoko namang isipin mo na nagtitake advantage ako sa pagkakaibigan natin. At sino bang may sabi sa'yo na utang mo to sa akin, Colleen? Ibibigay ko to ng kusa sa'yo. Salamat. Na-appreciate ko ang pagtulong mo pero wag na talaga Ezekiel. Ako nang bahalang gumawa ng paraan. I insist. O sige, ganito na lang, Colleen. Since ayaw mo ng utang at ayaw mo namang tanggapin itong bigay ko sa'yo, ano kaya kung tulungan mo na lang ako makabenta sa loob ng 1 linggo? O kung kailan ka bakante? Pag wala kang pasok, okay ba yun? Tumawa naman ng tipid si Colleen dahil sa tinura ng binata. Ikaw talaga? Ayaw mo talagang matanggihan ano? Sige, kung yan ang gusto mo. Napangiti na rin si Ezekiel dahil sa wakas ay napapayag niya ang dalaga. Hindi nga rin maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan niyang tulungan ito. Lumipas pa ang mga araw at napapanatag na kahit papaano ang kanyang loob dahil naiibsan na ang lungkot ng dalaga. Formal niya rin nakilala ng personal ang mga magulang ni Colleen at doon niya mas napagtanto kung gaano kasimple at kasaya ang pamilyang kinalakihan nito. Salamat talaga na marami sir ah. Kung hindi dahil sa iyo, ewan na lang talaga kung saan kami manghihiram ng perang gagamitin para sa... Ano nga bang tawag doon anak? Tay, laboratory test po. Oo yun nga, hindi ko masabi eh. Nagbubuhol-buhol ang dila ko. Naku, wala pong anuman yun, tay. Ang importante po ay maayos naman po ang resulta ng test ni inay. Saad naman ni Ezekiel. Ayan, ganyan nga. Masanay ka na sa pagtawag sa amin ng nanay at tatay. Diyan rin naman ang punta nyo ni Colleen, hindi ba? Sa sinabi ng ama ng dalaga ay doon na napaubo si Colleen sa pagkabigla. Tay, mali pong iniisip nyo ni nanay. Magkaibigan lang po kami ni Ezekiel. Ay, ganun ba anak? Akala kasi namin ang nanay mo. We're just friends po, nay, tay. Friends pa lang po, pero plano ko po siyang ligawan.
Kung kanina'y nagulat si Colleen sa saad ng kanyang ama, ay mas nagulat naman siya sa sinabi ni Ezekiel. Ezekiel, ano ba? Nahihiyang saway ng dalaga. Bakit? O baka isipin mo na nagbibiro lang ako ah. Totoo yun no? Eh yun naman pala anak eh. Sagutin mo na agad. Nagsasanay na oh. Pabirong wika pamuli ng kanyang ama na ikinatawa na lamang nilang lahat. Matapos nga ang pag-uusap na iyon ay inihatid na ni Colleen ang binata sa labas ng silid. Salamat talaga Ezekiel ha. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa'yo. Hayaan mo, makakabawi rin ako. Ano ka ba Colleen? Ayos lang yun no. Hindi nga pala ako makakapunta dito bukas kapag nakalabas na sa ospital si nanay. May duty pa kasi ako sa palengke. Ayos lang Ezekiel, balitaan na lang kita. Magtatagal ka ba sa palengke bilang isang tindero? Depende kung ano pa siya ng auntie ko. She's my boss now. Pero I think she's happy now lalo na sa performance ko. Lagi niya kasing sinasabi sa akin na I'm improving. Baka anytime ay mawala na rin ako sa palengke at si Aling Biring na ulit ang papalit. But at least kahit matapos ng pagiging tindero ko, may natutunan akong hindi lang sa negosyo at pakikipagkapwa-tao, kundi pati na rin sa buhay. And I owe that one to you as well, Colleen. Aside from that, totoo din yung sinabi ko kanina sa loob ha, naliligawan kita. Dahil nga dooy, muling nanumbalik ang kabang nadarama ni Colleen kanina. Ezekiel? Colleen, kung iniisip mo na nagbibiro ako, you're wrong. Seryoso ako sa sinabi ko, lalo na sa'yo. Dinaig pa ng hinog na kamatis ang pisngi ni Colleen ng mga sandaling iyon dahil sa kilig. At noon nga ay hindi na rin nagpapigil pa si Ezekiel at niligawan na ang dalaga. Pero madalang na lang silang nakikita dahil sa pagpasok ng dalaga sa kolehiyo. Habang si Ezekiel naman ay pinatigil na rin sa pagiging tindero niya sa palengke ng kanyang Auntie Carol. I'm proud to say na tama lang ang naging desisyon ko na pagtrabahuin ka sa palengke as part of your training, iho. Marami pa akong magandang expectation sa'yo and glad you achieve it. Pero hindi ba't hindi naman kasali sa training mo ang manligaw sa tinderang naroon? Nahimiga ng binata ang panunokso sa tinig ng ginang kaya doon na siya natawa. Auntie naman. Gusto ko tuloy isipin na nagbibinata ka pa lang pero hindi eh. Ang dami mo ng babaeng. Hi, ayaw ko na lang ituloy. Gosh, Ezekiel, itigil mo na yung trip mo na yan. Hindi cool tignan na ganyan ka. Well, hindi na yan kasali sa pagtitraining ko sa'yo, I know. Pero sana ma-realize mo na mali ang ginagawa mo, iho. Pangaral ng Auntie Carol niya. Tumango naman ang binata bilang tugon. Hindi lang naman si Carol ang nakapansin sa pagbabago ni Ezekiel, kundi pati na rin ang mga kaibigan nito. Hindi na nila nakakasama ang binata at kapag niyayaya nila itong gumimik ay tumatanggi na ito. Teka nga dude, ikaw ba talaga yan o may sumanib na masamang espiritu sa'yo? Tatawa-tawang ani ng isa niyang kaibigan. Hoy, baka mabuting espiritu dahil good boy ng kaibigan natin oh. But seriously dude, ano ba talaga nangyayari? Bakit ganyan ka na? Sabad naman ang isa pa niyang kaibigan. Look, kayo magsitigil na rin kayo sa pagiging playboy niyo. Hindi pa huli ang lahat. Look at me now. Ang masasabi ko lang, may nagpabago sa akin. Pagmamalaki pa ni Ezekiel sa kanila. Wow, kakaiba ng mga salitang lumalabas sa bibig mo, dude ah. Are you saying that you're in love? Yes, I am. At ngayon ko lang ito naramdaman sa buong buhay ko. Ngayon ko lang din na-realize na maling-mali pala talaga ang mga nagawa ko before. Minamahal dapat ang mga babae. Kaya kung nandito kayo para kumbinsin akong sumama sa gimmick nyo mamaya, I'm sorry pero tatanggihan ko ulit kayo. I'm a changed man now. Ibang klaseng babae si Colleen. At gusto kong baguhin ang tuluyan ng sarili ko para sa kanya. Mahabang litanya muli ng binata. Ikaw na talaga, dude. Ano bang gayumang ginawa ng Colleen na yan para magkaganyan ka, ha? Walang gayuma, bro. I'm just in love. Yun lang yun. Pinalnawi ka ni Ezekiel na hindi mawala ang ngiti habang kinakwento kung gaano siya ka-in love sa dalaga. Nagpa siya na rin si Carol na bumalik sa ibang bansa dahil tapos na ang misyon niya sa pamangkin. At sa mismong araw ng alis nito ay si Ezekiel pa mismo ang nagatid sa ginang sa airport. Mag-iingat po kayo, auntie. If I know, sobrang saya mo siguro ngayon, iho, dahil aalis na ako, no? Auntie naman. Ezekiel, wag mo nga akong maloko-loko diyan. Aminin mo na, masaya ka, no? Hindi ka nagigising na maaga para pumasok sa trabaho. You can do whatever you want kasi wala nang tiger, Auntie Carol mo. Biro pa nito sa kanya. Natawa naman si Ezekiel dahil totoo namang may kagalakan nga siyang nadarama.
Pero sa kabilang banda, nalulungkot rin siya dahil kahit gaano pa kahigpit ang Auntie Carol niya ay nakakamiss din pala ito kapag umalis na. I'm just so glad, Auntie, na dumating po kayo. I've learned my lessons in life. Tsaka kung hindi rin po dahil sa mga pakulo ninyo, lalo na ang pagtatrabaho ko sa palengke bilang isang tindero ng mga isda, ay hindi ko po makikilala ang babaeng tunay na nagpabago sa pananaw ko sa buhay. And that is Colleen. Thank you, Auntie. Asus, to make it short, nang dahil sa akin ay nakilala mo yung love of your life. But seriously, Ezekiel, kaunti na lang ang pangamba ko ngayon sa'yo. I know na hindi mo sasaktan ang babaeng yan. And hopefully soon, makatanggap ako ng invitation card para sa kasal ninyo. That's an order, by the way. Nakangiting wika ng kanyang tiyahen, maski si Ezekiel ay natawa na rin. Sana nga po, Auntie. Maya-maya ay nagpaalam na ang ginang sa kanya. Kumakaway pa ito habang papalayo ito sa kanya. Habang si Ezekiel naman ay nakangiti habang pinagmamasdang palayo ang Auntie Carol niya. Ilang araw pa ang lumipas ay bumalik na din ang ama ng binata na si Don Julio at ito na rin ang nag-anunsyo na ang nag-iisa niyang anak na si Ezekiel ang hahalili sa kanya bilang CEO ng kanilang kumpanya. Naging matagumpay naman ang pamamahala ng binata sa negosyo nila at kahit pareho silang abala ni Colleen ay nagagawan pa rin nilang magkita paminsan-minsan. Katulad na lamang isang hapon, kasalukuyang palabas noon si Colleen pagkatapos ng kanyang klase. Nang makita niya si Ezekiel na nakangiti at naghihintay sa kanya habang nakasandal sa kotse nito. Ezekiel? Ngiti ng dalaga at dali-daling lumapit dito. How's your day, Colleen? Well, nakakapagod, pero kaya pa naman. Ikaw ba? Kamusta naman ang bagong CEO? Ganun rin sa'yo. Kinakaya naman. Wala ka na bang pasok after? Wala na. Didiretso na ako sa bahay after ko sa pharmacy. Bibilhan ko kasi ng maintenance si nanay. Oh, ihatid na kita pa uwi kung ganun, Colleen. Sigurado ka, Ezekiel? Oo naman, no. Nakalimutan mo yatang masugid mo kung maliligaw. Tukso ni Ezekiel sa dalaga. Ikaw talaga? O sige na nga, tara na. Napuno naman ng kwentuhan at tawanan ang naging biyahe nila pa uwi sa bahay ng dalaga. Pagdating naman sa bahay nila Colleen ay inaya ng mga magulang nito si Ezekiel na pumasok sa loob para doon na maghapunan, bagay na agad rin naman niyang pinaunlakan. Si tatay talaga nayo, ang unfair. Kapag ako nag-request ng tinolang manok, ayaw. Pero pag si Ezekiel na, kahit wala namang sinasabi, ipinagluto pa rin. Kunwari pagtatampo ni Colleen sa ama. Eh ganun talaga anak, magiging son-in-law ko nitong batang ito. Kaya itong pagkatay ko ng manok sa kanya, nagsisilbing hudyat na ngayon pa lang ay tinatanggap ko na siya sa pamilya natin. Biro ng kanyang ama. Tay! Bakit? Saan pa ba patungo yung pag-iibigan ninyo? Hindi ba't sa simbahan din? Isa pa, kilala na namin itong si Ezekiel Colleen. At tiwala kami na hinding-hindi kanya sasaktan. Dahil sa oras na saktan kanya, naku, magkalimutan na. Huwag po kayong mag-alala, tay. Nay, hinding-hindi ko po sasaktan itong anak ninyo. I may have done weird and stupid things in the past, pero hinding-hindi na po yun maulit. Wika naman ni Ezekiel sabay hawak sa kamay ng dalaga. Ganun naman pala eh. Basta sa susunod gagawa na kami ng kasulatan ha. Biro lang. Sige na, kumain na tayo at baka mas lalo kang gabihin sa daan, iho. Masaya naman nilang pinagsaluhan ang pagkain sa hapunan habang nagkwekwentuhan. Tuwing linggo rin ay pinapadalhan ng mga magulang ni Colleen ng sariwang isda si Ezekiel sa mansyon na labis naman itong ikinatuwa lalong-lalo na ang doon. Na-meet ko na ang father ni Colleen, son, and I invited him pati na rin ang asawa niya dito sa mansyon para dito na mag-dinner mamaya. Kaya lang, wala pa daw siyang panahon kaya hindi ko na lang din pinilit. Saad nandun sa kanya. Ganon po ba, Dad? Busy po talaga sila dahil tuwing gabi po kasi pumapalaot ang tatay ni Colleen eh. Really, son? I bet kasing tanda ko lang siya. Siguro, Dad. Maliksipan naman po yun kahit medyo maedad na. At isa din po yun sa ikinabilib ko sa kanya. Ganon ba, anak? How I wish ganon din ako. Anyway, nag-request na ako kay Manang na mapagkaing lulutuin niya mamaya sa dinner. If hindi available ang tatay niya, si Colleen na lang at ang nanay niya. Gusto ko rin makipagkwentuhan sa kanila. Tumango naman si Ezekiel at dali-daling tinawagan si Colleen para ipaalam dito ang alok ng kanyang ama. Pinaunlakan naman iyon ng dalaga kaya naman kinagabihan ay si Ezekiel na mismo ang sumundo sa dalaga. Halos manigas naman sa kanyang kinatatayuan ang binata nang lumabas na si Colleen sa bahay nila.
Nakasuot ito ng berdeng bestida at hapit na hapit iyon sa magandang kurba ng kanyang katawan. Ezekiel, ayos ka lang ba? Untag ng dalaga sa kanya habang kinakaway pa ang dalawang kamay nito sa kanyang harapan. Yes, I'm okay, Colleen. Pasensya na, nabighani lang ako sa ganda mo eh. You look gorgeous tonight. Bagay na bagay sa'yo ang damit na suot mo. Talaga? Hindi ba halatang galing sa ukay at mumurahin? Nope, kapag ikaw kasi nagsuot lahat maganda. Tsaka what now kung sa ukay lang yan galing? Maganda nga eh. Thank you, Ezekiel. Nga pala, hindi na lang daw sasama si nanay dahil baka umuwi si tatay maya-maya. Oh, okay lang. We'll bring them food na lang. Let's go. Ani Ezekiel sabay lahat ng kanyang kamay na agad namang kinuha ni Colina. Sa sasakyan pa lang ay hindi na maipaliwanag na dalaga ang kabang kanyang nadarama. Malamig naman ang aircon sa loob pero pawis na pawis siya. Tila nahalata naman ng binata na hindi na normal ang pamamawis niya kaya doon na nito hinawakan ng kanyang kamay. Are you okay? Kinakabahan ka ba? Tanging pagtango lang ang itinugon ni Colleen sa naging tanong ng binata. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Sinabi ko naman sa'yo diba na mabait si Dad? Hindi ba't nasabi na rin naman ni tatay sa'yo na okay naman si Dad kausap na pumunta siya sa mansyon? Pagpapakalma sa kanya ni Ezekiel. Oo, sabi nga ni tatay mabaitan doon. Pero Ezekiel, hindi mo pa rin maiaalis sa akin ang hindi kabahan. Sino lang ba ako? Isa lamang akong hamak na tindera ng isda sa palengke. At ang makakasama ko pa ngayon sa dinner ay isang Don at ikaw na isang CEO. Sa sinabi ng dalaga ay inihinto naman muna ni Ezekiel ang kotse sa may gilid, saka siya seryosong tinignan. Ano ka ba? Itong CEO na sinasabi mo, naging tindero din ng isda, no? Itong CEO na sinasabi mo, masugid mo maliligaw at patay na patay sa'yo. At higit sa lahat, itong CEO na sinasabi mo, magiging asawa mo. Asawa agad? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Natatawang wika naman ng dalaga. Yeah, mas mabuti ng advance, no? Besides, wala na rin ako nakikitang ibang babae na pwede kong maging bride sa future. Ikaw lang, Colleen. Mahal na mahal kita. Isang halik sa noo ang iginawad ni Ezekiel sa dalaga. Dahilan para matamis na mapangiti si Colleen dito. Salamat sa pagpapagaan na loob ko, Ezekiel. Ngayon ay handa na ako. Kapag kinabahan ako ulit, titingin na lang ako sa'yo para mawala ang kaba ko. Ngiti ni Colleen sa kanya. Pinaandar muli ni Ezekiel ang kotse at ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na nga sila sa mansyon. Sinalubong naman agad sila ng ngiti at yakap ng Don, kaya ang kabang nadarama ni Colleen ay unti-unti na rin naglaho. Mukha lang istrikto si Don Julio pero kapag nakausap at nakilala mo na ito ay para lang itong ordinaryong tao. Masaya namang natapos ang dinner nila nang may mga ngiti sa labi. Nakagaanan agad ni Colleen ang loob ang Don dahil gaya ng sinabi ni Ezekiel sa kanya ay may mabuti itong puso. Lumipas pa ang ilang mga araw, bukod sa pagiging panatag ni Colleen sa pamilya ni Ezekiel ay ang kasiguraduhan na rin sa desisyon niya na sugutin na ito. Kaya naman, nang sunduin siya ni Ezekiel sa labas ng universidad na pinapasukan niya, ay dumiretso na sila sa isang mamahaling restaurant upang doon mag-dinner. Balak ni Colleen na bago matapos ang gabing iyon ay sasabihin niya na sa binata ang matamis niyang oo. Kaya naman, paglabas nila sa restaurant ay doon na humugot ng isang malalim na buntong hininga ang talaga. Ezekiel? Panimula niya. Yes, Colleen? May sasabihin ka ba? Kasi naisip ko na wa... Ngunit hindi pa man natatapos ni Colleen sa sasabihin ay biglang may lumapit sa kanila na isang babae. Sakto lang ang tangkad nito, maputi, hindi masyadong kagandahan pero pang modelo ang tindig at aurahan nito. Glad I saw you here, Ezekiel! Singhal ng babae. I'm sorry miss, do I know you? Takang tanong ng binata dito. Really, Ezekiel? Well, hindi na rin ako magtataka kung hindi mo ako maalala. Sa dami ba namang babae ang naikama mo na? I'm sure ni isa sa aming lahat ay wala kang mamukaan at hindi mo alam ang pangalan. Ismid ng babae sa kanya. Nanlalamig na ang buong sistema ng binata sa narinig. Bahagya siya napatingin kay Colleen na nooy nakatitig na rin sa kanya na para bang nagtatanong. I'm really sorry miss. Nakita mo naman siguro na may kasama ako, right? We need to go. Akmang hahawakan na sana ni Ezekiel ang kamay ni Colleen pero ang dalaga na mismo ang nag-iwas.
Himala at bago na yata ang pakulo mo ngayon bago matikman ang bagong putahing na gustuhan mo. But I'm a little bit disappointed, ha? Huh? Look at her naman, oh. Halatang cheap ang damit na suot. I never thought na biglang bababa ang standards mo sa isang babae. Hagik-gik pa nito. Enough! Hindi kita kilala kaya pwede ba? Huwag mong sirain ang gabi namin. Galit na wika ni Ezekiel na parabang naaasar na sa pangmamaliit ng babae kay Colina. Hindi mo na talaga ako natatandaan. Sige, ipapaalala ko sa'yo. Ako si Veronica. Ako lang naman ang babaeng nagpaligaya sa'yo nang gabing nasa bar tayo. Dinala mo pa nga ako sa motel, di ba? I said enough! Hindi na rin mapigilan ni Ezekiel ang mapasigaw dahil naiinis na siya sa hindi magandang timing ng babaeng kaharap. Colina, let's go. Huwag na lang natin pansinin ang babaeng to. I'm sure wala lang siya magawa sa buhay niya kaya niya tayo ginugulo. Akmang hihilain na sana ng binata ang braso ni Colin nang magsalita muli ang babae. Talaga ba, Ezekiel? You know what? Alam ko naman in the first place na wala lang talaga sa'yo mga babaeng nakakasama mo sa kama eh. Tsaka, binabayaran mo naman kami para paligayahin ka. Kaya lang, nakalimutan mo magsuot ng protection ng gabing yun. Hindi na nga nakayanan pa ni Colin ang mga naririnig mula kay Veronica. Kaya dali-dali na siyang umalis sa lugar na iyon. Sinundan naman agad siya ni Ezekiel pero isang malutong na sampal lang ang iginawad ng dalaga sa kanya. Colin, please hear me out. Kahit sampalin mo pa ako ng 2 beses, 3, 4 o kahit 10 pa ay wala akong pakialam. Pakinggan mo lang ako. Pagmamakaawa ng binata sa kanya. Alam mo Ezekiel, wala ka naman dapat ipaliwanag sa akin eh. Hindi kita boyfriend at mas lalong hindi mo ako girlfriend. Hindi mo obligasyon na magpaliwanag. Okay lang, I can forget about all of this naman. Wika niya, sabay nagpakawala ng isang peking ngiti. Colin, please, maawa ka sa akin. Hindi ko talaga kilala ang babaeng yun. Hindi mo kilala o hindi mo naaalala? Babae rin ako, Ezekiel, kaya alam ko kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Buntis siya at ikaw ang ama. Tapos magdi-deny ka pa? O sige, ganito na lang. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Nagpunta ka nga ba sa bar at nagdala ka ng babae sa motel? Hindi agad nakaimik ang binata dahil totoo namang nagpunta nga siya sa bar at nagdala ng iba't ibang babae sa motel. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses na ba siyang nagdala ng babae sa motel, kaya dahan-dahan siyang napatango. So totoo nga, paano mo masisikmura iyon Ezekiel ha? Ano akala mo sa amin? Ulam na kung sawa ka na ititikim ka ng ibang putahe? Ganun ba yon ha? Kung alam ko lang na ganyan ka, Sana hindi na lang ako nag-aksaya ng oras at pagmamahal sa'yo. Nandidiri ako sa'yo! Umiiyak nitong wika sabay takbo palayo sa binata. Patuloy lang ang pag-agos ng mga luha sa mata ni Colleen. Hindi niya lubos na akalain na ganoon pala kasakit ang ganti ng pagmamahal niya kay Ezekiel. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad niyang niyakap ang kanyang ina. Naguguluhan man pero yumakap na lamang din pabalik ang ginang at hinayaan na munang umiyak sa balikat niya si Colleen. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ng dalaga ay doon na nito sinabi sa ina ang lahat ng nangyari. Hindi naman nagsalita muna ang ginang at pinakinggan lang si Colleen. Alam niya kasi na taong makikinig lang ang hanap sa ngayon ng anak at hindi ang komento. Nang malaman naman ito ng kanyang ama ay galit na galit ito kay Ezekiel. Kaya naman nang pumunta ang binata sa bahay nila kinabukasan ay siya na ang humarap dito. Anak, dito ka lang sa loob ha. Huwag na huwag kang lalabas. Ako nang bahala makipag-usap sa lalaking ito. Saad ng padre de pamilya. Magandang umaga po, tay. Rinig niyang panimula ni Ezekiel sa labas mismo ng bahay nila. At anong maganda sa umaga ha? Sinira mo ang umaga ko. Sinadya ko talaga magising na maaga dahil alam kong tutungo ka dito. Tay, pasensya na po. Nais ko lang po talaga makausap si Colleen. Magpapaliwanag po ako. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag, iho. Hindi ba't lalaki sa lalaki din tayong nag-usap na wag mo sasaktan ang anak ko? Kinatay ko pang paborito kong manok para sa'yo. Pero ito lang ang igaganti mo. Malugod ka naming tinanggap sa pamilya namin dahil tiwalang tiwala kami sa'yo. Paglalabas ng sama ng loob ng Ginoo sa binata. Alam ko po yun. Kaya nga po nahihiya akong pumunta dito. Gusto ko lang po talaga makausap si Colleen. Wala dito ang anak ko. May nilakad siya kanina. Maagang umalis kaya kung ako sa'yo umalis ka na rin dito. Anong oras po bandating niya, tay? Ayan ang tanong na hindi ko masasagot. Wala siyang sinabi kung kailan siya uuwi kaya umalis ka na. Hihintayin ko na lang po siya hanggang sa makauwi po siya, tay.
Alam mo, Ezekiel, kung tunay nga nararamdaman mo para sa anak ko, sana sinabi mo na lang sa kanyang totoo bago mo siya niligawan. Mahal namin ang anak namin, kaya hindi kami makakapayag na saktan lang siya ng isang lalaki. Umuwi ka na lang muna sa inyo at resolbahin mong problema mo sa babaeng binuntis mo. Yun ang munang unahin mo. Nakatitiyak din ako na hindi ka kakausapin na anak ko dahil labi siya nasaktan sa ginawa mo. Hindi pa siya handang harapin ka, Ezekiel, kaya kahit iyon man lang ibigay mo na sa kanya. Respetuhin mo siya sa pagkakataong ito. Nakuha naman ni Ezekiel ang punto ng ama ni Colleen, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang umuwi na. Nang masigurong wala na si Ezekiel ay doon na pumasok ang ama ni Colleen at hinarap ang kanyang anak. Wala na siya, nakaalis na. Anak, hindi sa nanghihimasok ako sa mga desisyon mo sa buhay ha. Pero pwede mo namang pakinggan muna ang paliwanag ni Ezekiel, anak. Hay nako, Ben, tumigil ka na nga dyan. Kanino ka ba kampe ha? Ang anak mo na nga ang sinaktan tapos ang lalaking iyon pang kakampihan mo. Kontra naman ang ginang sa asawa. Nita, hindi ko naman sinasabi na tama si Ezekiel. Wala rin akong kinakampihan. Ang akin lang, sana maliwanag din kay Colleen ang lahat. Wala naman akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko eh. Hindi rin kita pinipilit na papasukin siyang muli sa buhay mo. Hindi naman siguro kalabisan kung susubukan mo rin siyang pakinggan, hindi ba anak? Ayaw man aminin ni Colleen ay may punto din naman ang kanyang ama. Pero sa ngayon ay hindi pa siya handa. Pinalipas na muna ni Colleen ang kanyang emosyon na humupa. Samantalang si Ezekiel naman ay inayos na lamang muna ang personal na problema kay Veronica. Ezekiel, ano yung nababalitaan ko na may nagki-claim daw na ikaw ang ama ng baby niya? Tanong agad ng kanyang Auntie Carol sa kabilang linya. Yes, Auntie. Pero hindi pa naman po sure ang lahat. Hinihintay na lang namin ang tawag ng doktor na siyang nagsagawa ng DNA test sa baby. Gosh, Ezekiel! Peaceful na ang buhay ko dito sa Amerika. Huwag mong hintayin na umuwi ako dyan para sermonan ka at yung babae mo. Wala ka namang ibang sisisiin, iho, kundi ikaw lang. You did that to yourself at ayan, nagresulta na. How's Colleen? Mahabang sermon ng kanyang tiyahen. Hindi ko pa rin po nakakausap, Auntie. Well, masasaya sana ako kung si Colleen ang nabuntis mo at hindi ang unknown girl you just met at a bar. Oh gosh, wala na nga akong asawa at anak dito sa Amerika, madadagdagan pang wrinkles ko dahil sa'yo. I'm sorry, Auntie. I'll fix this. You must! O sige na, balitaan mo nila ako kung anong result ng DNA test. Tura nito sabay baba ng telepono. Sa mga sandaling iyon ay hindi maiwasang kabahan ni Ezekiel dahil alam niyang posibleng magpositibo ang resulta ng DNA. Nakasama naman talaga niya si Veronica. Hindi niya lang maalala dahil ang mga babaeng nakakasama niya sa kama noon ay for pastime lang at hindi seryosohan. Kinabukasan ay kasama ni Ezekiel si Veronica papunta sa klinik. Tinawagan na kasi sila ng doktor na nakahanda na daw ang DNA test result kaya kabadong kabado ito. Ngunit na mabuksan ng binata ang papel ay nakita niyang hindi niya anak ang dinadala ni Veronica. Naawa siya para sa inosenteng batang nasa sinapupunan ni Veronica. Pero mas na naig pa rin ang nararamdamang saya dahil sa wakas ay matutuloy na niya ang pagsuyo kay Colleen. I'm sorry, Veronica, but I'm just being fair. Hindi ko anak ang batang nasa sinapupunan mo. Saad niya sa babae. Maliwanag na maliwanag, Ezekiel. Hindi mo na kailangang ulitin. Sorry din kung nagulo ko pa ang buhay mo. Noon din ay naghiwalay na nga sila ng landas. Ipinaalam naman agad na binata ang resulta sa ama nitong si Don Julio at auntie nitong si Carol kaya nakahinga na ng maluwag ang dalawa. Good news yan, iho. Hi, sana naman madala ka na, okay? Now that everything's clear na, go to Colleen's place and win her back. Siya ang babaeng gusto namin para sa'yo. Don't worry po, auntie. Pupuntahan ko na po siya ngayon para makapag-explain. I will do everything para lang bumalik ulit ang kung anong meron kami noon. Pinal niyang wika. Pagkababa ng pagkababa niya sa telepono ay sunod namang pinuntahan ni Ezekiel si Colleen pero ganoon pa rin. Ang mga magulang pa rin nito ang humarap sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang binata at hinintay pa rin ang pagdating ng dalaga. Di nagtagal, sa saktong alas 6 ay dumating na nga si Colleen na naka-uniforme pa. Napansin agad ni Colleen ang kotse ni Ezekiel sa labas mismo ng bahay nila. Pero binaliwala lamang niya iyon. Dire-diretso lang siya sa paglalakad nang marinig niya ang pagtawag ni Ezekiel sa pangalan niya. Inaamin niyang sa ilang araw na hindi niya nakasama at nakausap ang binata ay namiss niya rin ang boses nito. Colleen! Pagtawag pa nitong muli sa kanya. Ezekiel, pagod ako galing school. It's not the right time.
Then when is the right time, ha? Bukas? Sa susunod na linggo? Next month? Next year? Kailan mo ba ako papayagang makapagpaliwanag? I'm begging you. Kahit lumuhod pa ako dito sa harapan mo, igagawin ko. Kausapin mo lang ako. Dahil sa pangungulit ni Ezekiel sa kanya, ay wala na rin itong nagawa pa. Sige, papayag na ako, kaya sige na. Sulitin mo na ang oras mo para sabihin at ipaliwanag sa akin ang lahat. Napahinga naman ng malalim si Ezekiel at sinimulan na ang pagpapaliwanag sa dalaga. Look, aaminin ko na. Noon ako ang klase ng lalaking halos sa gimmick na umiikot ang mundo. Gimmick dito, gimmick doon, babae dito, babae doon. Every night, sa gimmickan, iba't ibang babae na ikakama ko. Pero all of those ay hindi seryosohan. Lumaki ako may marangyang buhay. Sanay ako nakukuha ang lahat ng gusto ko. May kumpanya kami. Ako ang tagapagmana ni Dad kaya hindi na ako nangangamba sa future ko. But then nagising na lang ko isang araw na nasa harap ko na si Auntie Carol. Siya ang biggest trauma ko, Colleen. Siya nag-iisang kapatid ni Dad. Bunso to be exact, pero mas matanda pa kay Dad ko Manermon. Gusto niyang mag-train na ako sa kumpanya para makapagpahinga na si Dad. Doon ko lang din napagtanto na matanda na nga pala si Dad at may punto si Auntie. Kailangan na niya makapagpahinga sa stress pagdating sa trabaho. And with that, napunta ako sa palengket na kilala kita. Simula na makilala kita, unti-unting nagbago ang buhay ko. Binago mo ko, Colleen. Hindi ako to eh. Hindi ako ang klase ng lalaki na umiiyak sa harapan ng isang babae para mag-explain at magmakaawa. Pero wala na akong pakialam ngayon. Mahal kita kaya hindi ako mag-aalin lang ang gawin to. Seryoso ako sa iyo, Colleen. Please forgive me. Emosyonal at mahabang paliwanag ni Ezekiel sa dalaga. And what about Veronica? Naisip mo man lang ba siya, Ezekiel? Nakapagpa-DNA test na kami sa bata at kanina nakuha namin ang resulta. It was negative, Colleen. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ah, that's why you're here. Kaya ka nandito para sabihin sa akin na hindi ikaw ang ama ng dinadala niya? Sa tingin mo ba magiging okay na lahat just because hindi ikaw ang ama ng bata? Ezekiel, hindi ganun yun. I know, Colleen, at hindi naman ako nandito para sabihin sa'yo na ibalik natin ang kung anong meron tayo before. But please, give me a chance, Colleen. Nagbago ako dahil sa'yo at hindi ko kakayanin kapag nawala ka. No, Ezekiel, kaya mo. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil nasanay ka na okay tayo. Mahirap din para sa'kin to. Nasanay din naman ako na nandyan ka lagi eh. Tsaka, marami ka na rin na itulong sa pamilya ko. Ramdam ko din ang sa'yo mo dahil nag-negative ang result. Maski ako man ay gumaan ang pakiramdam. Pero Ezekiel, hindi naman siguro kalabisan kung pipiliin ko na muna sarili ko ngayon, di ba? What do you mean, Colleen? Gusto ko na muna mag-focus sa pag-aaral ko. May pangarap pa akong gustong matupad. Pangarap para sa sarili ko at pangarap para sa mga magulang ko. Alam kong hindi mo ako maiintindihan dahil lumaki kang mayaman. Pero ako, simula't simula ay mahirap na ang pamilyang pinagmulan ko. Kaya ganun na lang ang pagpupursigi ko. I want to give them a better future they deserve. Naiintindihan ko, Colleen. Thank you, Ezekiel. For now, gusto ko na munang umiwas sa lahat. We can be friends naman eh. Well, friends naman talaga tayo dahil hindi naman naging tayo. Pero magsiset na ako ng boundaries. I want to focus. Maluhaluhang wika ng dalaga. Okay then, maghihintay ako sa'yo, Colleen, hanggang sa maging handa ka na ulit. Sige, pero sana lang makapaghintay ka nga, Ezekiel. Kapag nagawa mo yun, saka ko palang masasabi na mahal mo talaga ako. Sige na, umuwi ka na. Salamat sa pagpunta. Saad ni Colleen tsaka iniwan ang tulalang binata. Nang gabingang iyon, matapos nilang makapag-usap ni Ezekiel ay parang nawala ang bigat na nararamdaman ni Colleen. Mahal pa rin naman niya ang binata pero mas pinili niyang gawin ang tama. Kaya naman simula nga nooy, mas lalo niyang pinagpursigihan ang kanyang pag-aaral. Nagkakamustahan pa rin naman sila ni Ezekiel pero hindi na kagaya ng dati. Hanggang sa lumipas nga ang 3 taon ay nakapagtapos na nga sa kolehiyo si Colleen. Agad siyang nag-apply ng trabaho at ilang buwan pa lamang siya sa pinagtatrabahuhan niya dahil sa angking galing ay napromote na siya agad bilang executive director. Kaya naman malaki na ang sinasahod niya buwan-buwan. Dahil nga dooy huminto na rin sa pangingisda ang kanyang ama at nasa bahay na lamang ang mga magulang at binabantayan ang kanilang munting tindahan. Ilang buwan pa ang nagdaan na ipagawa na rin ni Colleen ang kanilang bahay at ngayon nga ay may 2 palapag na ito. May mga panahon na hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na natatamasa na nila
ang buhay na pinapangarap lamang nila noon. Kaya naman proud na proud ang mga magulang niya sa lahat ng achievements niya sa buhay. Anak, marami ka nang napatunayan sa amin ng nanay mo. Siguro naman ay oras na rin para unahin mong sarili mo. Tila nakuha naman ni Colleen ang ibig sabihin ng ama kaya doon na siya natawa. Tay, darating din po tayo dyan. Tsaka masaya naman po ako eh. Masaya na po ako nakasama ko kayo ni nanay. Diba, nay? Asus, in denial ka pa anak. E gabi-gabi nga nahuhuli kita nakatulala. Anak, matagal na panahon na yun at sa tingin ko naman ay seryoso si Ezekiel. Ang nagawa niya noon ay iyon mga panahon na wala ka pa sa buhay niya. Bakit hindi mo na ba siya mahal anak? Siyempre mahal po nay. Iyon naman pala anak. Hahayaan mo na lang ba na magsisi ka sa huli? Ilang taon na ang lumipas pero nasa iyo pa rin ang atensyon niya. Sa tingin mo ba hindi niya deserve ang pangalawang pagkakataon mula sa iyo? Napaisip naman si Colleen sa sinabi ng kanyang ina. Ang totoo ay handa na siyang papasukin muli sa buhay niya si Ezekiel. Hindi naman talaga ito nawala sa buhay niya. Isinantabi niya lang muna para mas mapagtuunan ng pansin ang mga bagay na sa tingin niya ay mas importante. Isang araw, maraming kailangang tapusin si Colleen sa trabaho sa opisina. Kaya naman mas lalo itong naging abala na kung saan ay kailangan niya mag-overtime para masubmit iyon kinabukasan. Habang puspusan sa trabaho ang dalaga, ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla siyang hatira ng gwardiya ng kape na may pares pang nakapak na pagkain. Kuya, saan po to galing? Wala naman po akong in-order eh. Sa akin. Tinig ng isang lalaki na nooy nasa likuran na ng gwardiya. Pamilyar ang boses na iyon, kaya agad bumilis ang pintig ng puso ni Colleen. At nang makita niya kung sino ang may-ari ng tinig na iyon, ay doon na nagsimulang manubig ang kanyang mata nang makitang si Ezekiel ang naroon. Ang lalaking hindi nawala sa puso't isipan niya. Overwork ka daw lagi at wala na nag-aalaga sa'yo. Kaya napagpasyahan ko maging si Superman ngayon. Inumin at kainin mo yung binili ko para mas madali mong matapos ang trabaho mo. Hihintay na lang kitang matapos dito pa. Hindi pa man natatapos si Ezekiel sa sasabihin nang biglang tumayo si Colleen. Dali-dali itong tumakbo at niyakap ng sobrang higpit ang binata. Hindi na rin ito nakontrol ang kanyang emosyon at naiyak na. I'm sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Lumuluhang saad niya. Napangiti naman ang binata at hinalikan si Colleen sa noo. Don't be sorry. Mas gusto ko nga yun eh, dahil mas minahal kita. I still love you, Colleen, at wala pa rin nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong pakasalan. At ikaw pa rin ang tinitibok nitong puso ko, Ezekiel. Sorry. Mahal na mahal rin kita. Nang gabing iyon ay mas nalinawan pa ang dalawa sa kanilang nararamdaman. Pareho silang nagkapatawaran at mas piniling simulan muli ang buhay na magkasama. Itinuloy ni Ezekiel ang panliligaw hanggang sa sinagot na siya ng dalaga. Lumipas ang isang taon ay nagpropose na nga ng kasal si Ezekiel sa nobya na agad rin namang sinagot nito ng napakatamis na oo. Ikinasal sila at naging ganap na mag-asawa. Biniyayaan rin sila ng mga supling dahil kambal agad ang isinilang ni Colleen na pinangalanan nilang Natalie at Zachary de Chavez. Masayang masaya ang mag-asawa, maging ang mga magulang nila, dahil sa wakas ay may apo na sila, hindi lang isa kundi dalawa. Walang paglagyan ang kasiyahan nila, maging ang Auntie Carol ni Ezekiel na mas piniling umuwi na sa mansyon para alagaan ang kambal nilang anak.